programang tumatalakay ng mausapin may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal, nasasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines, narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ang muling ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Ito po ang inyong lingkod at kaibigan si Brother Melvin Sarmiento na sa inyo po'y nagpapasalamat sapagkat nandyan po kayo nakantabay para na naman sa isang live na pagtatanghal. Ngayong araw po'y kung ito ng Sabbath, March 28, 2020. So kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon. At syempre, makakasama ko rin po ang aking technical, ang aking pong partner sa atin ng programa bilang technical, ang aking unika iha, si Princess Alia Sarmiento. Syempre, kayo po ay malugod naming binabati at tinatanggap at kami nagpapasalamat na sa buong oras na ito, ngayong petsa pong ito, sa ganap na alas 3 ng hapon, tayo po ay magsama-sama na naman sa isang pagtatanghal at ang atin pong gagawin sa pagkakataong ito ay sasagot muli ng mga katanungan mula sa ating mga taga-subaybay sa programa ng Reasons of Faith. At bago po natin lubusang idako ang pagsagot doon sa katanungan, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat niloob ninyo na sa araw at oras na ito, kami po ay makapagsahimpapawid ng inyo pong mga salita. At dalangin namin na samahan kami ng banal na Espiritu upang magkaroon ng kabuluhan ng aming gagawing pag-aaral. Tulungan, lalo't higit, ang aming mga tagapanood, ang aming mga tagasubaybay, na magkaroon sila ng pagkaunawa sa pamamagitan ng pagkasi ng Santong Espiritu upang kanilang makita ang inyong layunin mula sa inyong salita na magbibigay ng kapanatagan at pag-asa sa bawat isa sa aming mga kapatid at mga kaibigan, lalo na sa sitwasyon na dinadanas ngayon ng sanglibutan. Ang aming pansin ay matuunawa sa inyong kabanalan, Ama, at ipagpatawad din ang anumang mga kasalanan na inyong nakita sa amin upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dadako na ho tayo dito, diretso na ho tayo sa mahalagang paksa sa pagsagot dito sa tanong ng atin hong taga-subaybay. Ito po ay hindi po siya nagpakilala po rito, ngunit ganun pa man, eh atin pong irarespeto yon dahil kami naman ho dito kapag hindi ho magpakilala gaya ng ibang mga naunang tanong, irarespeto po namin yon. Okay, ang tanong niya ito, kasi meron kasi ako kausap, pakilagay sa screen, meron kasi ako kausap na ibang relihiyon. Ang sabi niya, wala na ang Sabbath kasi part yon ng Mosaic Law Festivity daw dahil sa Leviticus 23. Nabanggit din doon yung Sabat kasama ng mga ibang feast. Paano ba natin masasabi sa kanila na ang Sabat ay hindi kabahagi noong mga festival na yan na binanggit sa Leviticus 23? So yun po yung magandang inquiry, katanungan ng atin hong taga-subaybay, no? So kailangang i-define natin yung mga terminong ginagamit po sa Biblia, lalo na doon sa mga nanonood, na marahil ay hindi po sila familiar doon sa termino na Sabbath. Tapos may binabanggit pa sa Old Testament, yung nabanggit niya sa Leviticus 23, na mga Sabbath, kaya Sabbaths yung plural, at yung Sabbath na singular, na yung Sabbath na singular, makikita po yan doon sa 10 utos ng Diyos, na nasa Exodo Kapitulo 20, mula talatang 8 hanggang 11, na ang Sabat na yon ay ika-apat na utos ng Panginoon na ipangili ninyo ang araw ng Sabat. Ano ho? At ang dahilan, binanggit sa verse 11, sapagkat sa anim na araw ginawa ng Panginoong Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroroon. So yung Sabat na ika-apat na utos ng Diyos doon sa 10, yun po ay commemoration of creation. I-commemorate. Pag-alala po yun sa paglalang ng Diyos.
So ang Sabbath na singular, nakasama sa sampung utos, ay kumakatawan yun sa pag-alala na yung lumalang ng langit at ang lupa ay walang iba kundi yung Diyos na nagbigay ng kanyang tanda sa kanyang bayan. Ayon naman sa Exodo 20 mula talatang 12 at sa talatang 20. Na yan ikang Sabbath na yan, yung singular, ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. So ngayon, merong mga Sabbaths o plural na binabanggit at yun po yung atin hong hihimay-himayin sa pagkakataong ito. Dahil nabanggit nga doon sa Leviticus 23, sinasabi nga daw doon na yung Sabbath na singular, ikasama din yan doon sa mga plural na Sabbath sa Old Testament, in particular sa Leviticus 23. So yun po yung atin pong hihimay-himayin at medyo gagawin natin ito kasama yung mga historical background kasi marami ho ang gumagamit ng Leviticus 23 at doon sa usapin ng Sabbath na nasa sampung utos na pinag-iisa. Kaya nung napako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, ipinagkakamali po ng marami na kasama yung singular Sabbath na binigay doon sa moral law kasama sa sampung utos, maraming nagkakamali na kasama yun sa tumigil at hindi na kailangang ipangilin. So ngayon, kaya nga ang punto dito sa ating Reasons of Faith, because this is analytical format ng program, ginagamitan natin ng mga evidence rationally kasi yung analytics supposedly based on facts, based of course on reason, at ang reason supported by evidences. Kaya ang slogan ng ating programa, why we believe what we believe. Hindi pwedeng narinig lang natin sa iba na yung Sabbath na yan na nasa Leviticus 23 at yung nasa sampung utos, iisa lang yan. Na nung ipinako sa krus ang Panginoong Hesukristo, tumigil na rin ang pag-iral niyan. Yung marami sa mga taong yun, nakarinig lang ng kwento doon sa kanilang mga ministro at naging pasa-pasa na yung paniniwalang yon. So dito po ay ibabahagi po ng programang ito sa inyo, yung mga historical background para maintindihan po natin yung pinag-uusapan doon. Kasi itong usaping ito, nakasalalay din dito yung hindi lang kultura ng mga Hudyo, kasama din dito yung kanilang geography, yung location, kung paano nila naintindihan yung usapin na pinag-uusapan tungkol po dito sa issue ng Sabbath. So ngayon, simulan na po natin ha. Titingnan muna natin yung kalagayan ng Israel sa panahong pinag-uusapan ito. In particular, yung kanilang Hebrew farming year. Pero bago ko lubusang idako doon, gusto kong basahin muna natin yung mga talatang nakapaloob sa Leviticus 23. Isa-isahin ko po sa inyo yung mga festivities or festival o sa wikang Pilipino, pista na ginagawa ng mga Hudyo. Yung pista ba na ito ay kagaya ng iniisip natin ngayong pista na taon-taon ding ginagawa ng mga tao, depende sa patron na kanilang pinapaniwalaan, depende kung anong lugar sila. Pareho ba yung pista noon sa pista ngayon? So, sisimulan natin muna, basahin muna natin. Sa Leviticus kapitulo 23, talatang 1, ang sabi rito, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag ng mga banal na pagpupulong ay ang mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. Verse 5, ito na, isa-isahin natin ano yung mga pistang yon. Una, sa unang buwan ng 14th na araw ng buwan, sa paglubog ng araw ay Paskwa sa Panginoon. Ito yung unang pista, Paskwa. Sumunod, sa verse 6, at ng 15th araw ng buwang iyan ay kapistahan ng tinapay na walang libadura sa Panginoon. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Ikalawa yan, yung pista ng tinapay na walang libadura. Ikatlo, sa verse 10, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka kayo'y nakapasok sa lupain na ibibigay ko sa inyo at inyong nagapas na ang aninyaon, ay magdadala nga kayo sa saserdote ng bigkis na pinakapangunang bunga ng inyong paggapas. Yan po yung pangatlo. Ito naman ay pista ng pinakapangunang bunga, the first fruits of the harvest. Punta tayo doon sa ika-apat, verse 15. At kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog, magiging 7 Sabat na ganap. Yun. Sa makatuwid bagay, verse 16, ito na. Sa makatuwid bagay, hanggang sa kinabukasan ng 7th Sabat,
bibilang kayo ng 50 araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. Ito po yung ika-apat na pista. Patungkol po ito sa tinatawag natin na Pentecost or Pentecostes. Ngayon, tuloy tayo doon sa ikalimang pista. Salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin. Sa ikapitong buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng takdang kapahingahan na pinakaalaalang may tunog ng mga pakakak, banal na pagpupulunga. Yan yung ikalima. Yan yung pista ng tunog ng mga pakakak. The Feast of Trumpet. Ito naman yung ika-anim sa verse 27. Gayon may sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Magiging sa inyo'y banal na pagpupulong. Etong binabanggit na ika-anim ay Day of Atonement o araw ng pagtubos. Last, ito na yung ikapitong pista sa verse 34. Inyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, sa 15 araw ng ikapitong buwan, ito ay kapistahan ng mga balag na 7 araw sa Panginoon. Stop na tayo doon. Ito namang ikapito, ito po yung kapistahan ng mga balag or sa English, Feast of the Tabernacles. So ito po yung 7 pista na pinag-uusapan sa Leviticus chapter 23. Kagaya ng ating nabinbin na tanong kanina, ito bang pista na pinag-uusapan dito na tinatawag ding Sabbaths? Ito ba'y katulad ng mga pista na ginagawa natin ngayon taon-taon? Dahil ito po ay taon-taon din po nilang ginagawa ito. So ito na yung ating pagbibigay po sa inyo ng isipan sa historical data o background, kasama rito yung kanilang culture at understanding po ng mga Hudyo kung paano nila naiintindihan ang pinag-uusapan dito sa mga pista-pistang ito. Titingnan natin una siyempre dyan yung klima o climate ng Palestine at yung farming year ng mga Hudyo, yung pagsasaka. Dahil mapapansin nyo doon sa mga talatang binasa sa 7 pista, kasama doon yung mga harvest. So it denotes pagsasaka. Ano ho? So alamin natin yung klima ng lugar ng Palestine para makarelate po tayo doon sa mga salitang pinag-uusapan sa Biblia. Kasi kung walang ganitong background checking sa pag-aaral po at nakinig lang kayo sa kwento-kwento ng inyong mga preacher, ay talaga maliligaw ho talaga kayo. Tiyak yung pagkaligaw na yon. So ano yung klima sa Palestine at ano yung paraan ng pagsasaka nitong mga Hudyo? Ang lugar po ng Palestine, tandaan natin, ito po ay napapabilang sa subtropical zone, subtropics. At pag pinag-usapan yung subtropics, dalawang klima lang ang umiiral dyan. Yung mainit na klima, at ito ay tagtuyot po talaga, literally, at yung tag-ulan, yung winter. Ano ho? Ngayon, paano ba pag subtropic ang isang lugar? Sa lugar ng subtropic ho kasi, yung summer season, mahaba ho talaga yan. At tuyong-tuyo. At mainit ho, hindi kagaya ng init natin na nararanasan ho dito. Mahabang panahon ng tag-init at tuyong-tuyo ho sila. Wala ho talagang ulan mula June hanggang September. So June, July, August, September. Wala ho talagang ulan dyan. Yan yung subtropic na pinag-uusapan natin. Kaya sa panahon ng binabanggit na petsang ito o buwan from June to September, talagang yung kanilang mga vegetations ay talagang tuyong-tuyo, lantaho yung lugar na yon. Parang disyerto yung tanawin. At maging yung mga streams o batis ay tuyo, halos tuyo lahat sa panahong ito. Ganyan ho ang lugar na subtropics. Ngayon, pagdating ho ng winter season, ganito ang nangyayari, parang merong magical transformation na nangyayari doon sa lugar kasi pagkatapos nung tagtuyot na yon at pumasok na yung tinatawag nilang autumn, sa autumn ho kasi magsisimula na yung pag-ulan. Yung dating tuyong-tuyong lugar, makikita mo yung vegetation, sumisibol na yung mga damo at yung mga brownish na kulay ng damo, nagiging berde. Ganon sila pag nagsimula na yung autumn at nagsimulang pumatak na ang ulan. Ganyan ang nangyayari sa landscape nila. Parang sabi nga natin, parang magical transformation kung i-imagine ninyo na mula sa tuyong-tuyo, sa brownish na kulay dahil natuyot na ho na mga damuhan sa parang, ay nagiging greenish nung nagsimula na hong magkaroon ng ulan. Ngayon, madalas mabasa sa Biblia yung early rain at latter rain. Yung unang ulan at huling ulan. Kinakailangan maintindihan din po natin sa puntong yun ang pinag-uusapan natin dito. Kaya nga sabi ko kanina,
Kapag nakabasa ko kayo ng mga ganun salita, mas makaka-relate kayo pag naipaliwanag sa atin yung mga background po rito na pinag-uusapan. Particular, early rain, late rain. Yung early rain ho, yung unang ulan, autumn ho, nagpapasimula yung ulan na yan. Ngayon, ang purpose ng unang ulan, pinalalambot niya yung lupa para doon sa mga nagsasaka na mga Hudyo para mas hindi sila mahirapan na araruhin o bungkalin yung lupa. Ano ho? So yun ang purpose ng early rain, unang ulan. Pinalalambot ang lupa. Mula ang early rain magsisimula mula October. Yan yung autumn. Nagpapasimula sa kalendaryo ng mga Hudyo, Tisre. Yan yung nagpasimula yung autumn, part ng October o sa unang bahagi ng November, umuulan na ho dyan. Early rain ang tawag dyan. Palalambutin yung lupa. Hanggang sa pagtatapos ng buwang December, mas marami ho ang ulan sa patungo sa buwan ng December. At mas mabigat yung pag-ulan sa panahon na ng January. Greatest rainfall ang nangyayari para lalong mag-penetrate yung tubig sa pinakailalim na bahagi ng lupa na kanilang sinasaka. Ngayon, etong latter rain naman na pinag-uusapan, ito ay nangyayari bago anihin yung kanilang mga pananim, yung latter rain. Ngayon, ang tawag din nila dito spring rains. Ang spring rains or latter rain, dumarating yan sa buwan ng Marso, March hanggang unang bahagi ng April o Abril. Yung April sa kalendaryo ng mga Hudyo, Nisan po ang tawag, Nisan. Kanina nabanggit natin yung October, Tisre ang tawag doon. Autumn naman yon. Ito ay spring rains or latter rain, nagsimula ng March hanggang unang bahagi ng Abril para palambutin po yung bunga. Usually barley ang kanilang itinatanim. Palalambutin nila yon. Yun yung purpose ng latter rain para handa ng anihin. Yan. So makikita natin dito yung sitwasyon ano sa pinag-uusapan natin dito sa puntong ito sa farming year nito pong mga Hudyo. So mula June hanggang September tagtuyot ho talaga. Walang-wala ho talagang ulan. So pagdating sa buwan ng November, ito na nga yung first grain harvest ano ho, ito na. Yung barley na pinag-uusapan, dumarating yan sa buwan ng Nisan. Yung Nisan nga, nabanggit ko, March hanggang April. So yung kanilang pista na pinag-uusapan doon sa Leviticus 23, yung Nisan 14. Sa Nisan 14, doon nagpasimula yung pista dahil sa yung Nisan 14 na yon, yun yung tinatawag nilang Passover. Yung binasa natin kanina. Ha? Sa unang buwan, sa 14 na araw ng buwan. Yung first month ho ng mga Hudyo, tandaan natin, depende yung paggamit nila ng first month kung anong pista ang pinag-uusapan doon. Kasi ho, may dalawang uri ng isinasagawang pagpipista ang mga Hudyo. Ayon ang tinatawag na religious at yung civil. Kapag ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa religious aspect, ano ho, ang unang buwan lagi nagsisimula ng Nisan. Yung Nisan, yun po yung April. Kaya, yung 14 na araw, sa unang buwan, yung unang buwan doon, Nisan po yun. Dahil, tandaan natin, yun nga ang binanggit natin kanina, yung latter rain, para palambutin yung lupa, ay nagsisimula ng March. Therefore, pagdating po sa buwan ng April or Nisan, nagpasimula na silang mag-harvest. At sa pista nila, ang unang ginagawa, yung tinatawag na Paskwa. Paskwa. Yung Paskwa or Passover, nagko-coincide yan, halos magkasunod yan, doon sa tinatawag na pista ng tinapay na walang libadura. Tandaan nyo, pito yun. Yung unang dalawa, Paskwa. Then, pista ng tinapay na walang libadura. Yun po ang sinasabing nagko-coincide na yon. First fruits, yung Paskwa, Feast of the Unleavened Bread. Yung wheat harvest, yung pag-ani naman nila ng wheat na yon, nagko-coincide yon doon sa tinatawag na Pentecost. So ngayon, maaring bago sa pandinig ng maraming nag-aaral po ng Biblia yung pinag-uusapan natin, pero ito nga po yung napaka-importanting alamin yung background ng pinag-uusapan po rito. Para maintindihan natin ba't may mga pistang ganun, ano yung significant nun, hindi lang doon sa literal na farming year o pagsasaka ng mga Hudyo, anong significant yun sa religious aspect,
at yung significance, especially dito sa panahon ng New Testament, patungkol na sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kapag hindi natin nakuha yung purpose ng mga farming year, yung mga significant ng pistang yon, ay hindi talaga natin ma-appreciate yung ginagawa ngayon, especially ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng New Testament. So ngayon, ito na ngayon. Ito pong mga Paskwa, ito pong pista ng tinapay na walang libadura, kasama na doon yung unang bunga, first fruits of the harvest, yung pangatlong pista, at yung Pentecost na bibilang sila mula sa unang araw, pitong sabat ika na ganap, 7 times 7, 49, plus yung 1, 50. Kaya Pentecost, kasi ang pente nangangahulugang 50. Pente. So, meaning 50 days yun. Pagpasok ng pista ng Pentecostes. Sa unang araw din, 7 times 7, 49, plus 1, 50. Pentecostes. Merong pagbilang na eksakto yan. Walang labis, walang kulang ho yan. So, ang kaibahan no, ito, merong silang kaibahan sa tinatawag na religious and civil year. Nabanggit na natin, nagsisimula ang kalendaryo ng mga Hudyo pag pinag-usapan yung religious aspect ay Nisan. Ano? Yan yung buwan ng Abril. Yan ang starting point nila. Yan po yung religious aspect. Paskwa, pista ng tinapay na walang libadura, at yung first fruits of the harvest, and then yung Pentecost. Yan yung religious year. At yung pinag-uusapan dito pagdating sa autumn, ang autumn nila, yun ang pagpapasimula ng pag-ulan, yan yung Tisre. Yan yung katumbas sa buwan nating October. Yan yung civil year naman. At dyan sa civil year, nandyan na nagsama-sama yung tinatawag na blowing of the trumpets, yung pista ng pag-iihip ng trompeta. Kasunod yan, yung Day of Atonement. Yan yung Day of Atonement na yan, yan ay ginagawa nila yung ika-anim. Ano ho? At yung ikapito nga, yun yung pista ng mga balag o Feast of the Tabernacles. So makikita na sa kalendaryo ng mga Hudyo sa buong 12 buwan, pitong buwan ang nagagamit nila sa kanilang religious and civil feast. Yung pista nila, pitong buwan lang sa loob ng 12 buwan sa buong isang taon. So pitong buwan yon. Nagsimula nga sa April, May, June, July, August, September, and October. Ito yung Tisre. So sa buwan, nagsisimula sa unang buwan, yung unang buwan na ginagawa nila yung religious feast ay Nisan or April. Paskwa, Nisan 14. Yung Feast of the Unleavened Bread, Nisan 15 or April 15. Then First Fruits, Nisan 16. So magkasunod, 14, 15, 16. And then susunod yan, Pentecost, and then blowing of the trumpets, pag-iihip ng trompeta, and then alin pa, yung Day of Atonement o araw ng pagtubos, at ang ikapito nga, Feast of the Tabernacles. So yung unang apat, religious, yung huling tatlo, civil. So ngayon pinapaliwanag natin yung puntong yan para maintindihan natin yung pinag-uusapan natin dito pagdating doon sa Leviticus chapter 23. Ito pong usapin ng type-antitype sa Biblia, ito yung tinatawag na forward-looking motif. Forward-looking, yung pagtingin sa hinaharap. Yan yung motif, yung tipo, antitipo. Diba, madalas na marinig ng ibang nag-aaral ng Biblia yan sa pag-uusap sa Old and New Testament. The type meets the antitype. That's why ang motif niyan, forward-looking. So meaning yung kabuuan ng pitong pista na yon, merong application yun sa future. Kasi forward-looking eh. Ito yung nasa Old Testament, yung mga pista. So, yun ang unang bahagi na sinasabi natin. Yung sa Leviticus chapter 23, merong sinisimbuluhan yung mga pistang ginagawa. Hindi lang nila ginagawa yung pista dahil gusto nilang gawin bilang pista. Ito po yung future historical fulfillment na pinag-uusapan po rito. Ano ho? So, ano na ngayon yung future historical fulfillment na pinag-uusapan? Doon tayo susunod ngayon. Yun yung ikalawang bahagi na gusto kong iparating sa inyo. Kasi ang daming mahilig ho kasing mag-gawa-gawa ng kwento-kwento na yung sabat ganito, sabat ganyan, sabat na wala na. Ni hindi pinag-uusapan doon sa pista na yon yung ika-apat na utos sa 10. Hindi ho kasama sa pinag-uusapan doon sa pista na yon.
Dahil ang pista no may word na Sabbath, kumakatawan ang buong chapter 23 sa religious and civil feast na ginagawa ng mga Hudyo na ang tawag na natin forward-looking motif. Yung type and the antitype. So doon yung shadow and then yung light ay dito sa New Testament. Hindi pwedeng putol yun. Tandaan natin, ang Diyos ho ang may bigay nito sa kanila. At madalas gamitin ng Diyos yung tinatawag na number 7. Can you imagine, 7 pista, 7 sabat. And then makikita natin, 7 buwan sa loob lang, 12 buwan lang ang ginagamit. And then yung sabat mismo ng Diyos na moral, hindi kasama sa mga pista, eh yun, ika-7th day, ika-7 araw naman. So, number 7, sa biblical perspective, it denotes a perfection. Dahil ang Diyos na nagbigay niyan, perfect God. So, ano yung link ngayon? Doon naman tayo papasok sa linkage dito po sa New Testament. So, hindi, uulitin ko, hindi pinag-uusapan sa Leviticus chapter 23 yung tinatawag na issue sa seventh day Sabbath ng ating Panginoon. Hindi ko pinag-uusapan doon. Kaya inisa-isa ko sa inyo, ano yung puntong pinag-uusapan doon sa 7 pista na ginagawa ng mga Hudyo sa 2 uri ng kanilang paggaganap ng religious feast. Religious and civil. Sa religious, 4 na pista. Sa civil, 3. So ano yung forward-looking, anong application nun sa hinaharap yung anti-type na tinatawag? Kasi ito, type, and then anti-type, yung mangyayari sa future. Ngayon, ito ha, tingnan natin ito. Naipaliwanag ko na yung puntong yon. O isa-isahin natin yung 7 pista na ginagawa. Una yung Passover. Pakilagay sa screen yung number 1, Passover. Itong Passover na ito, it is a commemoration. Pag-alaala po ito doon sa nangyaring pagkaalipin ng Israel sa Egypt at yung Passover na nangyari dahil sumunod sila sa sinabi ng Diyos maglagay ng dugo sa pintuan ng inyong bahay para yung destroying angel ay hindi patayin yung mga panganay. Ano ho? Yung mga panganay, yung slaughter noon sa firstborn sa Egypt. So ito yung Pasqua, Passover. Nag-Passover yung destroying angel dahil nakita yung dugo na yon na galing sa inosenteng hayop. Tandaan ninyo, symbol yon. That's why type. So ang kinutuparan ng Passover ay walang iba kundi yung kamatayan, yung pagbuhos ng dugo ng ating Panginoon. At ito po ang sinasabi ng apostol na si Pablo sa 1 Corinto chapter 5 verse 7. Ang sabi rito ay ganito. Sapagkat ang kordero ng ating Pasqua ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. So nakita ho ninyo. Yung Pasqua na yon, yung Passover na yon, yung type na yon meets the anti-type, which means, ito na nga yung patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So yun ay commemoration, yung unang ginagawa sa pista na yon. Pag-alaala, commemorative yung ginagawa nila. Kung paano sila napalaya doon sa Egypt, dahil nga po doon sa dugo. Ha? Sa dugo na yun, na kumakatawan, yung forward-looking motif, ano yung nasa future, yun ay kumakatawan sa anti-type sa kamatayan ng ating Panginoon. Dahil ang dugo lang ng Panginoong Jesus ang magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Yun po ang anti-type at kung ano yung type sa Old Testament, yung Passover o sa wikang Pilipino, Pasqua. Hindi po ito yung Pasko na ginagawa ng maraming naniniwala na December 25 pinanganak si Kristo. Anyway, hindi po natin topic yun pero ang sinasabi ko lang, hindi yun yung Pasko o Pasqua na pinag-uusapan. Itong Pasqua na ito ay patungkol saan? Sa pagkahain, yung sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun ang katuparan nito doon sa unang pista. Commemorative sa pagkalaya nila sa Egypt at ito sa mangyayari sa future ang magpapalaya sa mga makasalanan, sa ating mga kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na naihain. Sunod, number 2, yung unleavened bread. Ito yung tinatawag na pista ng tinapay na walang libadura. Sa Biblia ho, ang libadura ay kumakatawan sa kasalanan. Simbolo ho, simbolo, yung yeast, kumakatawan sa kasalanan. Ngayon, etong sa verse 7, balikan uli natin sinabi ni Pablo sa unang bahagi ng talata, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad
sa kayo'y walang libadura. Ito yung simbolo yung sinasabi ng apostol na si Pablo, kasi yung libadura, kumakataon sa mga maling haka, kasalanan, sa mga kasalanan ginagawa ng tao. O ngayon, balikan natin kanina. Yung Pasko nangyari, Nisan 14, ikalabing apat na araw. Kung binalikan ninyo at naalala ninyo, binasa natin sa Leviticus 23, patungkol doon sa pagdating ng ikalabing lima. E di magkasunod, Nisan 14, ikalabing lima, Nisan 15. Ito na yung pista ng tinapay na walang libadura. At ano ang simbol o kumakatawan sa pista ng tinapay na walang libadura? Di ba nga po, yung libadura sa pagpapaliwanag ng New Testament, sumisimbolo sa kasalanan. Yung kordero na naihain, yung kamatayan ni Kristo, Nisan 14 yon, eksakto yon. Friday na matay si Kristo at ang buwan na yon at ang petsa, Nisan 14. Pagdating ng Nisan 15, si Kristo'y nakahimlay. April 15, nasa libingan si Kristo. At si Kristo po ang kumakatawan sa tinapay na walang libadura. Walang bahid ng kasalanan si Kristo nung siya'y pinatay. Nakahimlay siya sa libingan. Kaya Nisan 14, kamatayan. Nisan 15, nasa libingan siya. Diba sabi ni Kristo, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. Sabi ni Juan sa Kapitulo 6. Siya yung tinapay at siya yung tinapay na walang libadura. Wala siyang kasalanan. So yung magkasunod na dalawang pista, Paskwa, at ito pong pista ng tinapay na walang libadura, ang katuparan ng unang dalawa, una, Nisan 14, kamatay ni Kristo, ikalawa, namatay si Kristo, nasa libingan, pero hindi siya nagkasala, kahit isang kusing, Hebrews 4:15, yun ang sabi ng Biblia. Okay, pangatlo tayo, pangatlong pista, yung pangunang bunga, naganap yon sa ikalabing anim na araw ng unang buwan, therefore, Nisan 16. Ano ang nangyari nung Nisan 16? O, balik tayo para maalala ninyo yung nangyayari sa kasaysayan. Si Kristo pinako, Biyernes, Nisan 14. Si Kristo'y nasa libingan, Nisan 15. Wala siyang kasalanan. Si Kristo'y nabuhay nung Linggo, Nisan 16. Kaya ang sabi ng Biblia sa Old Testament, sa Leviticus 23, yung pangatlong pista ay pangunang bunga ng inani. Bakit? Eh si Kristo kasi yung first fruits ng harvest sa mga patay. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 20. Doon sa pangatlong pista ha, ito yung antitype. Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Stop na muna tayo dyan. Si Kristo ay muling binuhay. Yun nga yung nangyari nung Nisan 16. Siya ang itinuturing na first fruits of the harvest. Tandaan natin, balikan ko uli sa inyo para hindi nyo malimutan. Yung pag-aaning literal sa sakahan ng mga Hudyo ay naganap mula Marso hanggang April or Nisan. Sa mga tuwid, merong harvest time na nangyayari doon. At itong si Kristo itinulad sa pangunang bunga. Eh kasi umaani lang sila every Nisan, every April. So si Kristo bilang antitype, sumisimbolo sa pangunahing bunga ng mga namatay na natutulog. Ituloy natin ang talata, verse 21. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kaya siya tinatawag na first fruits of the harvest dahil yung mga patay mabubuhay dahil sa kanya. Hindi nangangahulugang pangunahing bunga siya, at tinawag nga sa Biblia sa Kolosas 1:18 na siya ang panganay sa mga patay. Hindi naman nangangahulugan na si Kristo ang unang namatay, dahil ang unang namatay sa biblical narrative ay walang iba kundi si Abel. At hindi rin si Kristo ang unang binuhay. Nauna pa yung bata, si Kristo nga ang bumuhay, pati si Lazaro. So kung ililiteral nyo, hindi papasok doon. Kasi si Kristo hindi yung unang binuhay sa patay. Ang punto rito, yung gampani nung Kristo, na sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng nangamatay na sumampalataya sa Kanya, magkakaroon din ng pag-asang maresurrect o mabuhay na maguli. So nakita ninyo yung tatlong pista na. Yung forward-looking motif from Leviticus 23, ito yung katuparan. Siya yung pangunang bunga, the first fruits of the harvest. Yan yung pangatlong pista. Punta tayo sa pang-apat. Nung nabuhay si Kristo, nung Nisan 16, sa Old Testament, magbibilang ka ngayon, ha? Paki alis muna sa screen. Paki tanggal muna sa screen.
Okay? Nung nangyari, after ng first fruits of the harvest, ang sabi nga doon, after Nisan 16, ha, kung balikan niyo uli ang Leviticus 23, magbibilang ka doon sa mula sa unang araw at mangyayari yung pitong sabat na ganap. Seven sabats. So, 7 times 7, 49. So, papatak yung Pentecost ika-50th day doon sa literal na ginagawa nila. So, ang pente, kumakatawan sa 50. Pente, kaya Pentecost, Pentecostes. So, mula nung nabuhay si Kristo, magbibilang ka ng 50 days. O, tingnan natin kung eksakto o kulang. Basahin na natin dito, pakilagay. Dito po sa Gawa, chapter 1, verse 3. Tandaan nyo ito, ha? Chapter 1, verse 3. Ang nire-resolve natin, ito ng tinatawag na Pentecost, ika-apat na. Nasa kanila naman, napakita rin siyang buhay. Si Kristo ang tinutukoy na napakitang buhay. Sa pamamagitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw. Stop muna tayo doon. After na ma-resurrect si Kristo nung Nisan 16, tumigil pa siya sa lupa ng 40 days. Tandaan nyo yung 40. And then, nakipag-usap siya sa kanyang mga alagad. Tuloy natin sa verse 4. At palibasa ay nakipagpulong sa kanila, ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. Stop na muna tayo dyan. Kinausap niya yung mga alagad. Ito yung sa loob ng 40 days na nandito siya sa lupa, ha? Nung kinausap niya sila, ang bili ni Kristo, inutos niya, huwag silang magsialis sa Jerusalem, meaning magsama-sama yung mga alagad saan? Sa Jerusalem, at hintayin yung pangako ng Ama na sinabi mismo ni Kristo. Ano ba yung pangako ng Ama? E di ba nananalangin si Kristo? Sa John chapter 14 verse 16, na hinihingi ni Kristo yung ibang mga aliw, dahil si Kristo aalis na nga sa lupa, babalik sa langit. So yung kanyang representative sa lupa is none other than the Alos Parakletos, the Holy Spirit, pinaliwanag sa verse 26 ng chapter 14 ng aklat ni Juan. So yun yung pinag-uusapan dito, darating yung alin? Yung Holy Spirit. Okay, tuloy natin. So verse 5, ang sabi rito, sa pagkatunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Eto, stop muna tayo. So ito yung bili ni Kristo during sa pagtigil niya sa lupa. After Nisan 16, nung nabuhay siya, tumigil siya ng 40 days. Okay? From Nisan 16. And then, binili na niya yung mga alagad, magtipon lang kayo sa Jerusalem. Darating sa inyo yung hiniling ko sa Ama. At babautismuhan kayo ng ano? Espiritu Santo. O ngayon, eto na ang katuparan. Sa chapter 2 ng Aklat din ng Gawa, verse 1, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. And then, bumuhos na nga, pag tinuloy-tuloy nyo ang basa, binuhos na dyan yung banal na Espiritu. Yan yung Pentecostes na pinag-uusapan. So ito yung ika-apat na pista na ginagawa ng mga Hudyo na literal umangkop sa event o pangyayari mula nung nabuhay si Kristo nung Nisan 16, nung araw ng Linggo, tumigil siya sa lupa 40 days and umakyat na siya sa langit, binili niya yung kanyang mga alagad, hintayin nyo yung pagbautismo sa inyo ng Espiritu Santo. So pinagdugtong ko na yung pinag-uusapan doon. At nangyari nga, so itong Pentecostes, ika-50th day, ika-50 araw matapos ng first fruits of the harvest nung Nisan 16. So sa makatuwid, nung umakyat si Kristo sa langit, 10 araw bago nangyari yung Pentecostes. Kasi tumigil si Kristo sa lupa 40 days. Nagbili ng matindi sa mga alagad na magtipon kayo. Umakyat sa langit. And then, after 10 days, ito na nga yung Pentecostes. Dahil 40 plus 10, 50, pente ang tawag doon. Kaya nga sa programa ng mga Seventh-day Adventists, may tinatawag na 10 days of prayer. Kasi sa ika-10th day, yung pananampalataya syempre, ang iniisip dyan ay bubuhos ang banal na Espiritu. Yun ang significant noon. So yung type dito sa fourth feast, sa ika-apat na pista, nangyari yung antitype from the Old Testament, the forward-looking motif, nangyari literal sa ating Panginoong Jesucristo.
Yan yung religious feast starting Nisan 14 or April 14. Yan yung biblical background ng pinag-uusapan. So, apat pa lang to. Ngayon yung ibang Bible preachers, mga Bible expositors or Bible students, yung iba tumigil na dun sa apat. Hindi na kasi nila nakita yung antitype mula sa 5 hanggang 7. Pito yun eh. So, dapat makita pa rin natin yun dahil hindi ibibigay ng Diyos yung pito na yun kung walang kaaangkupan yung buong pito rin na katuparan. So, importante ho yung tota scriptura sa pag-aaral. The totality of the scripture, halungkati natin yun. Then, imposible na natapos lang dito sa Pentecostes at hindi na makikita yung ikalimang pista, ika-anim hanggang ika-pito. Ano ang naging katuparan? Babalikan ko ha. Yung ikalima, yun yung pag-ihip ng trompeta. Pista ng pag-ihip ng pakakap. Feast of the Trumpets. Ika-anim, the Day of Atonement. O sa wikang Hebreo, Yom Kippur. Ginagawa nila, Autumn, Tisre 10. Okay? October. Etong pang-last, Pista ng Mga Balag or Feast of the Tabernacles. Okay. Bago natin ituloy doon, ang Feast of the Tabernacles kasi, commemorative din yan. Bakit pag-alala din yan? Kasi ho, ang kapistahan ng mga balag, literally, sa paglalakbay ng Israel sa wilderness, sa loob ng 40 years, nung nakarating sila sa lupang pangako, doon ginawa nila yung kapistahan na yun ng mga balag. Ibig sabihin, yun yung katapusan ng paglalakbay. So may hint na kayo, ituloy natin sa ikalima. Etong trumpets or Feast of the Trumpets, okay, lumalabas ganito yan. Pakitanggal na sa screen, Ali. Ganito yan. Pag humihip ang trompeta sa ginagawa noon ng mga Hudyo, ng bayang Israel, ang kasunod niyan, judgment. Ganito siya, ang trumpet ay kumakatawan sa warning. Anong warning? Babala. Warning for the incoming judgment. Before mangyari yung judgment, meron muna siyempreng babala. Kung napanood din nyo kagabi yung ating Vesper program, doon po pinaliwanag ko yung puntong yon na ang Diyos, bago niya ilapat yung kahatulan, meron munang maraming babala, merong warning. So itong ikalimang pista na ito, kaya merong tinatawag na Feast of the Trumpets, matapos na umakyat si Kristo sa langit at maibuhos ng ikalimampung araw, ang banal na Espiritu, ha? Mangyayari na ngayon, may warning na gagawin muna bago niya ilapat yung judgment. At ito po yung katuparan, babasahin natin sa talata ng Biblia, Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata po sa is. Ang sabi rito ay ganito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Verse 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So nakita ninyo, ang usapin ngayon ng tinatawag na antitype na ito, itong blowing of the trumpets, pista ng pagtunog ng pakakak, ay kumakatawan sa warning sa buong sanglibutan. Dahil nabasa natin sa verse 6 kanina, ito ay kumakatawan sa mensahe ng tatlong sinugong anghel sa buong sanglibutan, sa bawat nananahan sa lupa, bawat bansa, angkan, wika at bayan. So pang buong mundo, may babala sa buong mundo. Ang mensahe ng Diyos, yung warning ng Diyos sa incoming judgment pang buong mundo. Yes, may mangyayaring paghatol at yan ang sinabi sa verse 7. Matakot tayo sa Diyos. Fear God. At ang fear na ito, kumakataon sa reverence, paggalang sa Diyos. Meaning, ang tao ngayon sa buong sanglibutan, tinatawagan. Kaya, sabi ko nga, balikan ninyo yung naging topic ko kagabi sa Vesper program. March 27 yon, nandyan naman sa Reasons of Faith Facebook account para mapagdugtong-dugtong nyo yung pinag-uusapan natin dito. Na merong panawagan ng Diyos, itong mga nagaganap na natural calamities, pati itong mga pestilences, kasama na ang COVID-19, kasama lang yan sa mga pestilences o mga
general na salot na ibinuo sa sanglibutan para akayin ng tao, kilusin ang sentido ng tao, ang isipan ng tao na matakot at manginig sa Diyos. Dahil yung kanyang paghatol at ang katapusan ng sanglibutan malapit na. At yun ang sinasabi rito sa warning sa buong sanglibutan. Matakot tayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa kanya. Bakit? Dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Meaning, yung katiyakan ng judgment ng Diyos, it is sure, kaya ang ginamit na salita, dumating na. Yung kasiguruhan ng paghatol ng Diyos, magaganap. At ito po yung antitype ng ikalimang pista ng paghihip ng trompeta. Dahil ang paghihip ng trompeta, literally, warning yan. Ang mga bayan ng Israel noon, pag sinasala kayo, of course, at nakita nila yung mga kalaban na lumalapit, nandyan yung paghihip ng trompeta bilang babala na mayroong panganib na darating. At itong sa antitype, ito ang sitwasyon ng mga tao sa sanglibutan. May panawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ang sinasabi sa mensahe ng tatlong sinugong anghel sa Revelation chapter 14. So, ang ikalima, kumakatawan sa warning, kaya pista ng trompeta. So ngayon, may darating na judgment. At ito na ngayon yung ika-anim. Ito yung judgment na pinag-uusapan sa pista, yung araw ng pagtubos. The Day of Atonement. Yan po yung ika-anim. Pakitanggal na sa screen, Ali. Balikan natin yung sa pista noon sa Israel. Ito ang ginagawa niya. Once a year lang nila ginagawa yung Yom Kippur. October 10. Tishri 10 sa kalendaryo ng mga Hudyo. Ang buong bayang Israel, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ginagawa nila lahat ng ritual, ang hindi magpasakop sa araw ng pagtubos, itatapon sa labas ng Israel. Hindi ka na nila aangkinin bilang kasama kanila sa bayan. Meaning, ikaw ay nag-apostate. So meaning, lahat ng Israel nagpa-participate sa araw ng pagtubos. Itong Day of Atonement, itong ika-anim na pista, na dito po nagsisimula yung civil year sa kalendaryo nito pong mga Hudyo, itong Tishri. O ngayon, ang antitype ay ito pong naganap na judgment sa sanctuary sa langit. Kasi di ba sa ikalima, may warning, pista ng trompeta. Logic dictates, kapag may warning at sinabi kung ano yung dahilan ng warning, dumating na ang panahon ng paghatol o judgment. So kailan nagsimula yung paghatol doon sa langit? Ito, may mababasa tayo ditong tagpo sa Daniel chapter 7 verse 9. Ang sabi ganito, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay. At isa sa matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kanyang suot maputing parang niebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Verse 10, isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya, mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ito po yung tanawin na nakita ni Daniel sa kanyang pangitain. Merong sinimulang judgment doon sa langit. Judgment. At yan ang sinabi sa New Testament ni John. Dumating na ang panahon ng kanyang paghatol. Anyway, different topic ito. Itong ang binasa natin sa Daniel chapter 7 ay makikita doon sa Daniel chapter 8 verse 13. Sa loob ng 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuario. Yung santuario yung pinag-uusapan, yung santuario sa langit. Tanong, anong marumi sa langit? Anong marumi sa santuario? Yung ating mga kasalanan. Ang nagmi-minister doon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nililinis niya, inaalis niya ang ating mga kasalanan doon sa record book of, doon sa langit, record book of sins, kung hihingi natin ang tawad sa kanya yon. Dahil kung mananatili yung ating kasalanan, correspond doon, pangalan, Juan de la Cruz, ano ang kasalanan, naka-record doon, kung hindi mo hiningi ng tawad, mananatili yon doon sa aklat. At hindi magkakaroon ng kaligtasan ang taong merong bahid ng kasalanan doon sa aklat na nasa sanktuaryo sa langit. Yun ang ginagawa ng Panginoong paghatol. Kaya binabanggit dito sa Daniel chapter 7 verse 10, yung nagsitayo sila, ito po yung scenery, ito yung scenery even dito sa ating korte sa lupa. Pag nandyan na yung judge, magsisimula na yung paglilitis,
tatayo yung mga nandoon. Sa langit, yung kanilang operative function, ganun din bilang paggalang doon sa Diyos, doon sa matanda sa araw. Nagsitayo sa harap niya, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat nangabuksan. So may aklat doon at mayroong kahatulang ginagawa. Yan yung Day of Atonement doon sa type na ginagawa sa ika-anim na pista ng mga Hudyo. Merong spiritual significance. Uulitin ko yung forward-looking motif. Yun yung tipo at tinitingnan nila yung future historical fulfillment ng pinag-uusapan doon sa pista. Okay? So ngayon, dadako na tayo dito sa ikapito. So ano yung ikapito? Ito na nga yung Feast of the Tabernacles. So pakitanggal na aliyah. Pag pinag-usapan yung Feast of the Tabernacles, nabanggit ko kanina, commemorative yan, pag-alaala. Pag-alaala saan? Sa nangyari sa kanilang paglalakbay. Okay? Paglalakbay ng Israel sa wilderness sa loob ng 40 taon. Okay? Yung kapistahan ng mga balag, iyan po yung pinakalundo ng paglalakbay. Natapos na yung kanilang paglalakbay. Ito na yung panahon ng pag-aani, kaya kapistahan ng mga balag, Feast of the Tabernacles. Balikan uli natin yung background. Sa harvest, o sa farming, Hebrew farming, ang understanding ay yung pag-aani, nagsimula nga ng April, Nisan. Tuloy-tuloy yan. At hanggang doon sa pista ng balag. Anyway, balag, para hindi sila magkaayon sa English na tabernacles. Pero yun ang intention pa rin. Pagamat malayo yung translation, pero ganun pa man, tabernacles ang punto nun. Pista ng tabernacles. Anong nangyayari sa pista? Sa biblical perspective, kahit ito na nga yung historical fulfillment, although itong ikapito, wala pa ito, pero parating na ito. Ano ang kinakatawanan ng ikapitong pista na pista ng mga balag or Feast of the Tabernacles? Basahin natin yung sinabi ng apostol na si Santiago, Kapitulo 5, simulan natin sa talatang 7. Ito ang sinasabi. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Napansin niyo po, yung mga terminong ginagamit na ito ng mga Hudyo, Old or New Testament, pare-parehong Hudyo yan, may understanding sila sa mga puntong pinag-uusapan regarding sa pagsasaka, regarding sa mahalagang bunga, regarding sa unang ulan at huling ulan, the early and latter rain. That is why, in-establish natin kanina yung pagpapaliwanag sa background or historical background, yung forward-looking motif from Old Testament at yung katuparan. Okay? Ngayon, bago natin ituloy yung sumunod na talata, itong unang ulan at huling ulan sa literal na lupa, ang unang ulan, palalambutin yung lupa. Kailan nag-start ang ulan? Bandang October, ito po yung autumn, at sa early part ng November, at mas malaki ang buhos ng ulan, December, at ang pinakamalaking buhos ng ulan ay January. And then, yung latter rain, yung huling ulan, bubuhos sa buwan ng Marso para yung bunga nung kanilang aanihin, mahinog na. Sa spiritual aspect, ang unang ulan, palalambutin yung puso ng taong paglalagyan ng butil ng salita ni Kristo. Ang huling ulan, pag-aani doon sa mga taong nahinog yung kanilang bunga, spiritually speaking. So ngayon, ang kabuuan pa rin ng understanding sa totality of the scriptures dito po sa context o sa puntong pinag-usapan ay yung pagsasaka at merong gagawing pag-aani. Kaya ginamit dito ni Apostol Santiago yung pagparito ng ating Panginoon, itinulad niya sa isang magsasaka na inaasahan ng magsasaka yung mahalagang bunga. Di ba nagtanim si Kristo? At yan ang ginamit yung parable sa Matthew chapter 13. Siya ang naghasik ng mabuting binhi. At kailangan na niyang anihin yung mahalagang bunga. Eto ngayon sa verse 8, magtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Ayan po ang tinutukoy na pista ng mga balag or Feast of Tabernacles. Mahabang paglalakbay natin sa sanglibutang ito, katulad ng mahabang paglalakbay ng Israel sa wilderness, tayo rin po, spiritually speaking,
sa mga lingkod ni Kristo at lingkod ng Diyos, naglalakbay tayo sa sanglibutang ito at ang katapusan ng lahat ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo na inaasahan niya yung kanyang inihasik na binhi ng kanyang salita, kanyang aanihin. Ito na nga yung kapistahan ng mga balag or Feast of the Tabernacle na binanggit ko kanina, hindi pa nangyayari pero mangyayari ito sapagkat yung una hanggang sa ika-anim doon sa type ay nangyari sa anti-type. So ang Feast of Tabernacle is none other than the coming of our Lord Jesus Christ, ang katapusan ng paglalakbay ng mga anak ng Diyos sa sanglibutan mula sa panahon. Maging si Abraham, siya ay naging manlalakbay at ang hinahanap niyang tirahan ay walang iba kundi yung tirahan na inihanda ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo doon sa langit na bayan. Yan po ang kabuuan ng pinag-uusapan sa Leviticus chapter 23. Yan ang issue. Kaya ko binigay po sa ating mga kapatid at mga kaibigan yung historical background. Kaya po yung mga nagsasabi na inalis na yung ikapitong araw na Sabat, wala po yun sa context, out of context. Ang tawag ko nga dyan ay spiritual interpretation, very gymnastic. Ha? Gymnastic interpretation, di ba? Pag gymnast, pasirko-sirko. Hindi naman yun ang pinag-uusapan, but pinilit na ipasok yung pagkawala ng pangingilin ng ikapitong araw. Hindi yun ang issue. Hindi ang issue sa Leviticus chapter 23 ay patungkol sa pangingilin ng ika-apat na utos, yung araw ng Sabat na kasama sa the moral law of God. Itong sa Leviticus 23, it is all about the ceremonial law of God. It is a looking forward motif. It is a type and the antitype. Tipo at antitipo ang pinag-uusapan doon. So nakita na po natin ang spiritual significance ng pinag-uusapan. So huwag nating isingit yung Leviticus 23. Kung ayaw nyo manghili ng ikipitong araw ng Diyos na Sabat, dahil maaaring hindi pa kayo kumbinsido, edi huwag rin kayong gumawa ng kwento. Kasi maggagawa kayo ng kwento, minamali nyo naman ang kwento ng Biblia. Kaya nagkakamali ang marami kasi hindi pinag-aaralan yung background ng mga Hudyo at yung paraan ng Diyos kung bakit ganun yung kanilang lugar na pinagdalhan, subtropics. Sinadya ng Diyos yun. Nadalin sila doon bilang karagdagan sa inyo sa ating pagkatapos. Talagang nilagay sila ng Diyos sa subtropic na yon para umasa sila sa Diyos sa una at huling ulan. Dahil napansin ninyo yung mga lingkod ng Diyos, hindi yan tumira sa plain, sa kapatagan. Although sa kapatagan, maraming tubig, kagaya ng Egypt, kagaya ng Sodom at Gomorrah, doon nagkaiba si Abraham at si Lot. Si Lot, pinili niya yung plain, kapatagan, dahil maraming tubig. Kasi ang maraming tubig, ang significance niyan, uunlad ka economically. When it comes to economics, uunlad ka kasi maraming tubig. Yung tubig, yung river, kumakatawa niya sa trade and commerce. Kaya nga sa mga maunlad na lugar, nandiyan lagi yung port area. Ano ho, yung daungan ng mga barko. Ang purpose for trade and commerce, uunlad ka economically speaking. Pero ang mga lingkod ng Diyos, almost always, na nasa Bible narrative, sila po ay mga nakatira sa mga bulubunduking lugar. Dahil hindi ang tinitingnan nila ay yung kanilang pag-unlad economically, kundi pag-unlad ng kanilang spiritual na aspeto, na maihiwalay sila dun sa mga daya ng sanglibutan, sa sounds and sights na offer ng sanglibutan. Kaya ang pinili nga ni Abraham ay yung bulubunduking lugar. Ganon din nilagay ng Diyos ang bayan ng Israel sa subtropic zone dahil wala doong water source, ang asahan lang nila ay first, early, and latter rain. Yung first rain at yung spring rain na tinatawag ding latter rain. At yun ang ginamit ni Santiago doon sa talata na ating binasa kanina. Yun yung katapusan ng sanglibutan. Yun na yung pag-aani na binanggit naman sa Matthew, pakilagay sa screen, Matthew chapter 13 verse 39. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan at ang mga mga-aani ay ang mga anghel. So yan yung katapusan ng lahat ng mga bagay. So yung pitong pista na ginanap sa Leviticus chapter 23, recognized ng ibang Bible scholar na hanggang Pentecost at hindi na nila nakita yung ikalima hanggang sa ikapito. Eh ito po yung katuparan nun. Yung ikalima, warning. Yung ikaanim, pasimula ng paghuhukom. At nangyari yun doon sa langit. At yung ikapito, yun na yung pagdating ni Kristo, yung paggawad ng reward. Ano ho?
Ang pagdating ng Panginoong Hesukristo sa ikalawa ay hindi para humatol, kundi pagbibigay na lang ng reward kasi nauna, doon nga siya sa ika-anim, yung judgment. At ang ikapito, Feast of the Tabernacles, pagtitipo na lang niya sa kanyang pinaglagyan ng kanyang punla, ng kanyang salita. Aanihin niya na lang. So yun po, Mr. Anonymous, yung sagot natin. Nawa, i-share mo doon. Sinadya ko talagang gawing topic ito kasi ito ay pagmamali ng marami sa talagang gustong sabihin ng Biblia, minamali ho nila, isinisingit dito ng Sabat na walang kinalaman sa pinag-uusapan. Ganun ho yun. So ayaw ng Diyos na mangyari sa sinuman sa atin na gumawa lang tayo ng kwento ng Biblia at hindi pinag-aralan, hinahaluka yung kanyang historical background. Okay? So yun po ang ating paghahatid ng usapin dito po sa Leviticus chapter 23, at yan po ang ating pong patuloy na panawagan sa lahat ng Bible students. Huwag pabigla-bigla ng konklusyon. Mag-aral munang mabuti, hingi ng patnubay ng Santong Espiritu, at pangako ng Diyos, makakarating din kayo sa katotohanan. So ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam muli. Sa susunod na programa, ipagkakalob namin sa inyo ang mga marami pang mga katanungan po itong nakapila. Sinadya ko po talagang gawing topic ito dahil ang Leviticus 23 mahaba. Ang usapin ng pista, mahaba ho yan. So yung mga nakapilang tanong, huwag po kayong pag-alala at sasagot pa rin ho tayo dyan sa atin hong programa. So sa kabuuan ng Reasons of Faith Media Ministry, ng akin hong nakaagapay bilang ating technical, kahit medyo inaantok-antok na siya, si Princess Alia Sarmiento na aking unika iha. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng atin pong Panginoong Diyos.